afternoon again, and welcome sa CONVO Confessions and Volitions with yours truly, Joey Ting. At makakasama ko po ngayon, ako, isa po to sa mga paborito ko, no, pagdating sa ang husay sa public service, specifically sa arts, and sa pagpapatuloy niyang pagiging bahagi ng National Commission on Culture and Arts. Siya po ang, naku, napakahalaga ng papel pala niya ngayon. Officer in charge siya ng Project Management Division at head po siya ng Arts Section. Please welcome Mr. Ferdinand Isleta. Hello! Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang araw, Sir Joey. It's so happy to see you again. Ang tagal natin hindi nagkita at maraming salamat sa iyong imbitasyon para ako ay maging bahagi ng inyong programa ngayong araw na ito. I'm so touched at I'm so happy to see you again, kahit via Zoom muna. Oo nga. And I'm very, very happy also and very privileged to have this episode, no, na makausap ka ganyan. And kasi gaya na nasabi ko, isa ka sa mga tagapagtaguyod, no, ng National Commission on Culture and Arts. At syempre, ikukwento mo to. Pero hindi lang yon. Nagiging ano na rin siya ngayon, no? Turned multimedia host, no? Meron siyang, of course, babanggitin niya later kung ano itong show na to na makikita natin sa social media, no? And sa iba't ibang klaseng platforms. At feeling ko, kumbaga parang dumagdag na, nag-multiple roles na ang inyong ginagawa. So, ang una ko sigurong tanong, how are you during pandemic? Ayan, kasi dahil magtatatlong taon na tayong nasa pandemya, pero parang I just feel that you have become so productive in what you do as your career. So, kumusta po kayo? Actually, honestly, unang-una nung nagsisimula pa lang yung pandemic, tingin ko pare-pareho naman tayo lang lahat ng naramdaman, no, matindi yung anxiety. Parang, yes. Ano nga, parang katapusan na ba ng mundo? Ito na ba yun? Hindi na pwedeng lumabas. No? Lalo na talaga yung bago na makikita mo yung tension na papanood mo sa mga news na talagang ang higpit-higpit ng lockdown. Talagang natatakot kang lumabas. Hindi mo alam kung anong mangyayari sa buhay mo. Unang-una talaga takot yung naramdaman nung nagsisimula yung pandemic. Of course, syempre sa simula natakot ka. Hanggang eventually, wala ka namang ibang gagawin kundi magdasal, manalangin, at unti-unti kang bumangon. No? Naisip mo na hindi ka kailangan magpatalo sa kung ano yung nararamdaman mo. At mas malakas pa rin ang pananalig sa Panginoon, kaya kailangan mo pa rin magpatuloy ng buhay, no? At tanggalin yung takot mo sa dibdib nung panahon ng pandemya. First, nung una parang malungkot. No? Andun yung anxiety, andun yung takot, nakatingin ka sa mga kapitbahay, hindi ka makalabas. Pero eventually, para bang nung nakulong ako sa bahay, parang ano ba yung mga pwede mong gawin habang nasa bahay ka? So parang nagkaroon ka rin ng pagkakataon na magkaroon ng reflection. Tapos parang dahil nga pandemya yon, health yung concern, parang doon ako nagsimulang bumalik sa aking pag-ehersisyo. Nung bago mag-pandemic talagang medyo sobrang lusog ko, no? Kasi talagang sa trabaho ko sa NCC, palagi kaming nasa biyahe at usually palagi may mga meeting na madalas sa mayroong mga pagkain na sinaserve sa'yo. So nung panahon na yun, parang sabi ko kailangan maging malakas ang resistensya. So parang doon ako nagsimula ng mga exercise kasi nasa bahay, hindi ka makalabas. No? So maganda, mayroon namang mga available exercise na pwedeng magaya sa, right, sa YouTube. No? At ayun, nung nauso din yung panahon na nakikita ko yung mga TikTok, parang pwede nga tayong aliwin yung mga sarili, yes, natin sa pamamagitan nito. Ako, marami siyang mga versions na panood ko na talagang ikinagigiliw ko kasama pa nga minsan yung mommy mo, di ba? Oo, yun. Ay, noong panahon ng pandemic, talagang kami ni mama, lalo na siya, matindi yung anxiety, yes, niya. Parang yun yung isa sa naging ano namin, naging sandigan namin at saka parang bang libangan, no? Yes. Na nung panahon na yun, lumulusog ka na at the same time, naaaliw ka pa rin sa mga, yes, ginagawa mo. So yun, abang nakakulong, yun parang isang creative thing na ginawa ko, no? Of course, nung panahon na yun, natuloy pa rin naman yung trabaho namin sa NCCA kasi nasa pandemic man, work from home kami, tuloy pa rin yung naging pagsisilbi namin sa culture and arts sector. Hindi naging madali ng mga panahon na yun kasi syempre, yung ating mga kapanalig sa sining at kultura, lalo na yung mga filmmakers, no, direct job, you know, isa sila sa naapektuhan yung mga performing artists natin na talagang, right, nawalan ng pagkakakitaan. So, isa sa pinagkaabalahan namin noon sa NCCA, yung pagbibigay ng cash assistance sa ating mga artists. So, yun yung isa sa naitulong natin sa mga artists at cultural workers.
na kami paminsan-minsan, although through Zoom lang yung mga transactions namin, may mga time na nagre-report kami sa office para at least yung mga kakaunting tulong na pwedeng maibigay na temporary niya, makatulong sa ating mga artists and cultural workers ay naibigay namin. So, yung panahon ng pandemic, parang excited akong lumabas. Sana matapos na yung lahat, di ba? Ayun pa yung hindi ka makapagpa-deliver ng food kasi natatakot ka. Parang alam mo yun, yung sana makakain ulit ako ng ganitong klase ng fast food na after 3 months na parang pwede, parang langit yung pakiramdam no, ng mga panahon na yun. Tapos, may mga time na nagre-report pa din kami doon sa office. Actually, parang kung ngayon nga na parang bang tayo ay nagbalik na sa normal, parang hinahanap ko yung panahon ng pandemic na nag-work from home ako. I think hindi lang ako yan. Ha? Kasi kahit iba mga office mate ko parang nabigla na araw-araw kailangan na ulit magbalik sa office, balik na ulit sa pakikibaka sa traffic. At syempre, mas mahal na ang gasolina sa panahon na ito. So, mas doble yung gastos. Iba naman yung anxiety mo ngayon kasi para bang mas nakapagod na yung mag-report sa office at nasanay ka na sa work from home. Nagbalik na kayo, kumbaga, sa operations ninyo. Yes. Mula noong April, ano na kami, everyday na kami nagre-report lahat sa NCCA. 100% na kaming physical reporting. Yung sa simula, parang nabigla. No, parang, ba't ganun? Sana tuloy-tuloy pa rin yung work from home. But eventually, nung habang tumatagal na nagkakaroon ng pag-uusap ng mga office mates, tapos yung meeting ay physical na yung meeting, parang sabi mo, iba pa rin talaga yung nagkakaharap kayo kasi kahit paano mas na-stimulate yung pag-iisip, no? At iba yung may mga kausap ka rin at hindi lang via Zoom mo sila nakakausap. Uh-oh. At syempre, ang isa sa napakagandang pangyayari ng panahon ng pandemic, kasi gano'n naman yata talaga pag may dumarating na pagsubok sa buhay, nagiging parang ito ng pagbubukas ng mabagong opportunity at parang panahon ng mga pag-iisip, no? At isa sa mga magandang nangyari sa akin sa pandemic, yung gaya naman na nasabi mo, ay nabigyan kami ng pagkakataon, ako, si partner Rene, tsaka si partner Annie, na magkaroon ng online program. Kasi nung panahon na yun sa NCCA na para bang walang masyadong program, maraming project na kailangan na i-cancel kasi hindi magawa, naisip ng aming chairman, si Sir Nick Lizaso, na yung presidente ng CCP at current chairman ng National Commission for Culture and the Arts, na magbuo ng online program. At nakakataba ng puso na kami yung napili niyang tatlo para doon sa programang iyon ng Padayon. At nakita niya kami ng potential na pwede kaming maging bahagi ng show na yun. Actually, sabi ko, ano kayo nakita sa akin ni Sir Nick, no? Para naisip niya ako isang maging host ng isang program. Actually, parang nabanggit niya na nung bago magsimula yung pandemic, yung merong orientation at saka first meeting ng lahat ng mga bagong elect na official ng NCCA, parang ako yung isa sa nagsalita sa mikropono, ako yung isa sa mga nag-host. So parang doon niya yata ako nakita. Okay. Sabi nga ni Direk ay meron siyang nakikita na hindi namin nakikita. Sabi niya, parang ito si Ferdy pwede itong maging host ng isang online program. Of course, syempre, nung bago yun, excited ka, pero at the same time, kinakabahan ka kasi although nag-host, nag-MC din naman ako sa office, isa pa rin yung talagang haharap ka dun sa camera. Na hindi mo alam na pagdating mo sa edad na ito, sa tagal mo sa NCCA, ay magkakaroon ka ng ganong klase ng pagkakataon. So, napakasaya, nakakataba ng puso na may mga magagandang nangyari din sa akin nung panahon ng pandemic. Oo, ang ganda. So, and tama ka, no, na minsan na-discover mo na unexpectedly, no, katulad ni Direk Nick Lizaso, na actually nakatrabaho ko siya na when I was still with, ipaglaban mo siya ang director. Ako ang kanyang parang naging assistant director for a couple of series of episodes, no, of Ipaglaban Mo. And nagulat nga ako na parang ayan, at least kumbaga parang na-invite siya ulit to become part, no, of a very active like NCCA, and nakitaan kayo ng potential. Si Annie Luis ay kasamahan ko sa theater naman, no, sa UP, at talagang younger batch siya, at nung nakita ko nga, nakakatuwa naman at maganda ang boses ni Annie. Of course, si partner rin mo ay talaga naman din very prolific rin siya, no, sa pagpapataguyod ng kasiningan, no, sa iba't ibang pulo. At ang maganda, hindi kayo nagpatalo sa depression, sa anxiety, kasi alam mo yung edad natin siguro probably medyo fragile siya, no, pagdating na sa ganyan, no, yung very anxious tayo, feeling natin baka may mangyaring masama sa katawan natin, sa pamilya natin. E gayon
gayon man ikaw may anak din, no? So kumbaga parang talagang very protective ka. And nung nandiyan ka sa loob ng bahay, saan ka bang location? Ikaw ba'y nasa Manila or outskirts of Manila, kumbaga nasa labas? Saan ka ba? Ngayon nasa ano ako, nasa Molino Bacoor, Cavite ako ngayon nag-stay. Okay. So of course with together with your mom, ganyan. Uh-huh. And so medyo tahi-tahimik ng konti kahit papaano, ano. So and then may mga na-acquire ka ba bukod sa of course sa work mo, no, na talagang naging productive? Kunyari ikaw ba'y nahumaling sa Netflix, nanonood, gano'n, ng mga iba't ibang pelikula, or nagluto bigla, yung biglang, sige ako yung magluluto, toka, or nagplants, kasi yung iba nagpa-plant dito, or nag-rearrange ka ng look ng bahay. Ano ang bukod sa, of course, di ba minsan may some point in our lockdown na wala talaga tayong ginawa. Kumbaga naka-waiting ano lang tayo eh. So, ano ba itong mga hobbies, interests, and skills na na-acquire mo within the period of pandemic? O talaga yung una kasi nag-ano ako dun sa health eh. Talagang yung exercise yung pinomote ko. Talagang yung TikTok yung number one na ginawa. Oh, grabe. At nakakatuwa naman na marami akong napapasaya doon sa aking mga yes. TikTok. At actually, nung pinanood ko nga yung mga unang TikTok ko at saka mga TikTok ko, sabi ko, grabe nung bago ako, nakakatawa yung mga galaw ko. Talagang daddy moves na daddy moves. Oh, daddy ano. Moves. Correct. Pero ngayon, meron ngayon medyo mga bago-bago na medyo napapasabay na ako. Na, siguro na-acquire ko na yung mga galaw ng mga ano, ng mga kabataan. Medyo kabataan natin. Nakukuha ko na rin yung medyo content. Pero may account ka ba, Kuya Ferds? May account ka sa TikTok? May account ako sa TikTok. Pero actually, hindi naman ako nagpapasikat doon sa TikTok. Ang ginagawa ko doon, pag-upload ko sa TikTok, mas gusto ko siyang i-share sa mga friend ko sa Facebook. So mas doon ko talaga siya sinishare. Kaya yung mga usually, mga committee members, yung mga kaibigan, pinano nila ako. Natutuwa ako kasi minsan may ano bang, oh, mag-birthday ako, pwede ka pa mag-birthday TikTok. May mga ganyan na siya. Kasi dati din kasi akong ano, dati din kasi akong dancer nung panahon ng college ako. Kaya parang ni-revive ko. Nasa theater din ako nung panahon ng college. Ayun yung mga pinagkakaabalahan ko noon. So yun din, sika sa dito. Kaya kumbaga, parang eto na yun, nag-culminate na ngayon. So, habang nasa bahay ako, mag-isa na lang ako mag-perform kahit wala yun. Ang galing. Tapos ayun din, ano, naging plantito din ako kasi sa harapan namin, yung mama ko, kailangan ko siyang tulungan na magtanim ng mga, yung mga bagong, nung nauuso yung plantito, makiuso ka rin. Di ba? Kunyari, nagtanim ka ng halaman. Right. Tapos right. Magpapapicture ka rin na naghahalaman ka kasi para bang yun yung mga kailangan mong gawin. At syempre, kailangan mo rin magluto. No? Meron nga kami nun si mama, kasama ko na parang nagkaroon kami ng cooking demo dalawa ng pagluluto ng adobong pusit. No? Nasama rin yun, na-feature yun sa isang show namin sa Padayon. Padayon. Sa nagawa. And then, although pinagkakaabalahan ko kasi yun, kasi noon na kasi work from home pa rin naman kami. So tuloy-tuloy pa rin. No? Correct. Natutuwa nga ako kasi kahit na panahon ng pandemic, may mga kumukuha pa rin sa akin maging resource person ng mga events. No? Minsan may mga pinapajudge pa rin sa akin. No? Mm. At saka maganda pa rin dito, kapatid Joey. Minsan meron yung mga mag-birthday. Yan. Yeah. Papabati sa akin. So parang ano naman ako diyan. Tapos meron yung mga may mga event na magse-celebrate ng mga 30th anniversary, for example, ng isang theater group, magre-request sila sa akin ng mga video greetings. So parang yun din, kailangan ko ma-acquire yung skill ng pagdidirect na ng sarili ko, paano ko gagawin yung script, paano ko ako mismo ang kukuha sa sarili ko. So, yung artistic activity naging tuloy-tuloy pa rin naman. Yes. Kasi nga active yung cultural sector at yung mga events nila, usually lumalabas pa rin ako sa mga webinar at may mga pinapadyat sa akin. So, naging tuloy-tuloy pa rin naman yung mga trabaho. Yung mga ibang natuturan ko pagka nagagawa ko lang din siya kapag ka-weekend, mga Friday, Saturday. Yes. Kasi during working hours din na kahit work from home, regularly may mga meetings at saka may mga events, mga activities. Kaya parang bang pareho pa rin naman, naiba lang yung platform, pero naging tuloy pa rin naman yung trabaho namin. Tapos every weekend yung ating mga extracurricular activities.
Correct. At saka naging therapeutic ito, no, sa buong pamilya. Kumbaga hindi lang sa iyo na ginagamit ito talaga yung sining, yung pagsasayaw. Grabe ang lambot ng katawan niyo eh, kasi nung nakikita ko kayong sumasayaw, talagang sabi ko, ang galing ni Kuya Fritz kasi form of therapy nila to para pagpapatuloy na maging positive sa buhay, no, yung pagtingin sa hinaharap, no. And nakikita ko to dahil kaya nagka-interest talaga ako na sabi ko kailangan ko mag-reconnect with Kuya Ferds kasi matagal na, no, bata-bata pa yata tayo. Oo, bata-bata pa tayo. Nung tayo nagkasama sa NCCA. And, sa Committee on Cinema. Yes, Committee on Cinema. At talaga nagpatuloy kayo. And nakakatuwa nga kasi recently nakikita ko rin yung mga post ni Roswell, no, Hilario, no, na director naman na siya, no. So kumbaga parang na rin siya mga gandang pelikulang nagawa. Yes, at talagang nag-assist direct siya kay Direct Joel Lamangan at sa mga premiadong mga director. So kaya ngayon siya naman din ay nabibigyan ng opportunities para naman din mag-practice ng kanyang craft. Eh kayo yung kasama namin eh nung panahon na nagsisimula, kumbaga kami doon sa pakiki-involve sa NCCA. Pero ang gusto ko, papunta na tayo sa yesteryears nyo eh, Kuya Fritz. Ang gusto ko lang malaman eh, paano to nagkaroon ng connection sa kung anong ginagawa mo ngayon doon sa iyong nakaraan? So, saka ba lumaki, nag-childhood, may mentors ka ba doon? Tapos ano ba mga skills na na-acquire mo doon? And then, tumungtong ka na ng high school and then college. And then, of course, anong kursong nakuha mo, ganyan. Hanggang sa, of course, kung nasaan ka ngayon. At paano ka napasok, of course, sa NCCA, no? Malaking bagay yun eh, na malaman natin, of course. So, babalik tayo sa nakaraan. Napakahabang kwentuhan ito. Haba. O, sige. I-summarize natin ng konti. Ako'y lumaki sa ang talagang childhood days ko na talagang hindi ko makakalimutan. Nakatira ako dati sa may Kundiman, dyan sa may Espanya. Kung saan yung ito, yes, malapit, I know that. Malapit, sa release na, malapit yun, yes, sa release ng trend bago dumating ng Welcome Rotonda. Yes, yun, yes. Doon ako lumaki. So napakakulay ng kabataan ko. Kasi nung kabataan ko, lahat ng mga larong kalye natutunan ko, no? Yeah. So dyan ako natutong meron kaming laro na football noon. Lahat yung mga magpapaanod sa kanal ng bangka na gamit yung popsicle sticks, no? Right. Yung pagbibisikleta, kumbaga lahat ng mga street games natutunan ko lahat diyan sa diyan sa Kundiman. Tapos ayan yung mga panahon na naglalagay kami ng mga araw para kung umiulan kapag ka magkakaroon kayo ng laro, right, di ba? Diyan pa rin yung mga hindi ko makakalimutan yung mag-iikot kami, maghahanap kami ng mga tansan, tsaka yung mga ng sigarilyo, balat ng sigarilyo, kasi parang ayun yung pantanching yun, no? Yung iikunin ko, di ba? Nung palang mga kabataan, nung palang panahon ng kabataan ko, na-realize ko, tagalinis pala kami ng kalye. Kasi yung mga kalat, kailangan mong ipunin, tapos gagawin mo siya laruan, di ba? Ganun yung mga, ganun kasaya. Ang ganda yung nare-recycle nyo. Ang galing. Ganun kasaya yung kabataan ko noon, talagang lumaki ako doon sa street ng Kundiman. Tapos naalala ko nung elementary ako, sumasali ako sa mga, yung mga, oratorical contest. Ayun. Yung mga declamation contest, sabi ko, yeah, para bang sabi ko bakit parang may talent ako sa pagsasalita, kasi para bang nakakainganyo talaga ako kapag ka nagsasalita. So parang doon ko unang na-realize na meron akong sa arts, no. Mm-mm. Tapos nung panahon nang ako ay lumipat nung high school, actually ang dami kong nilipatan na lugar eh. Lumaki, right, ako sa Kundiman. Tapos nung high school ako, dalawa yung natirhan ko. Tumira ako sa San Juan at saka tumira din ako sa Ilocos. Nung panahon na nag-aral ako sa high school, una nag-aral ako, nag-first year ako sa University of the East, no? Nag-second year ako, yes, sa San Juan Municipal High School hanggang napunta ako sa Ilocos Norte National, right, High School. So nung high school naman ako, ako'y na-involved sa choir. Naging choir member ako. At ayun naman, music naman yung, nung yes, elementary, parang declamation. Pagdating nung high school, choir naman yung aking napasukan. So parabang sumasali kami sa mga NAMSIA competition, no? Sa, yes, mga regional events. Tapos dito akong matutong magsalita, magkumanta ng mga Ilocano songs. Kasi nga, galing ako sa Manila, ang tawag sa amin ay, hindi ako masyadong marunong mag-Ilocano. Parang ito yung naging way na mas matutunan ko yung language ng Ilocano. Right. Natuto akong kumanta ng mga Ilocano songs. So pagdating nung
high school music naman yung napasok ko, no? From kumbaga from literary to music, right. Ng high school. At saka dyan na rin ako nagsisimulang magsayaw, no, nung high school. Sumasali na ako sa mga folk dance event, no. Hindi ko makakalimutan na sinasayaw namin yan kasi palagi kaming pinapalakpakan yung sayaw sa tapyo na bangko yata. Yung sayaw sa bangko. Oh, all right. Talagang pinahagis-hagis yun, diba? Na talagang pinapalakpakan, no, kapag yun yung yun yung ginagawa. So doon ako naging sa Ilocos Norte National High School Choir. Naging member ako at nakasama kami sa isang regional competition kung saan nanalo kami ng second place noon, eh. Hindi ko makakalimutan 'yon. Walang first place, parang kami yung naging second, walang na-declare na first. Tapos nung college naman ako, napunta naman ako sa teatro. Yung parang mas dito ako naging active talaga sa arts, no, sa nung college days. So parang merong kailangan mag-audit. Di ba sa pag-college, uso yung mga pumapasok sa bawat room yung mga estudyante. Nagpo-promote. Nagpo-promote. Tapos ang napasok ako dyan, dyan ako na-involved sa theater, yung Teatro Liceo. Kung saan marami akong nagawang mga play. No? Ang isang kasama ko dyan na director namin, si Marlon Mente, kung saan siya yung aming presidente noon. So marami akong mga nagawang play diyan sa Lyceum. Nagawa ko yung Batang Pro, yung Pagliritis kay Mang Serapio, Mariang Aliw ng Peta, no? So usually parang natatypecast ako sa mga ganun. At saka yung ano, Without Seeing the Dawn, yung Silang na Lugmok sa Gabi ni Sir Dennis Pasiga, no? Correct. Ako si Gundoy doon. Ayun yung mga teka play muna, Santo Lyceum. Lyceum Manila. Sa Intramuros. So dyan na ako. Marami kami mga play na ginawa dyan. May isang sundalo. So ilang play yung nagawa ko dyan. So dyan na yung nabuo yung foundation ko talaga, yung pag-umahal ko sa arts. Right. Dyan sa Lyceum. Tapos bago ako graduate sa Lyceum, merong nagpapa-audition para sa isang dance troupe. Parang Lyceum dance troupe. Ako naman, haling-haling ako sa mga, kasi ang ano niya, pupunta daw sa Paris, no? Yung makakuha sa audition. Hindi naman ako na-involved sa professional folk dance group doon. So, sumali ako, nag-audition ako, natanggap ako. So, ang naging ano ko doon, ang naging mentor ko naman doon, si Sir Jenner Caringal. Ah, okay. Ng UE Dance Troupe at saka ng Philippine Ballet Theater. Si Sir Jenner. So, si Sir Jenner ang nagturo sa amin yon. So pinalad naman na yung grupo namin, tinuruan niya kami, andun na yung mga iba't ibang mga folk dance yung sinayaw namin, at pinalad na makapunta nga kami. Ayun ang unang sakay ko ng eroplano at ang aking first out of the country trip. Nagpunta kami sa Nice, France, sa La Farandole de Nice. Grabe. So, ang saya-saya ng experience. Alam mo nung pumunta kami, kasi para bang limited lang yung pwedeng pumunta dahil sa budget ng transportation. So, mga ilang kami doon, parang mga 16 delegates lang kami, no, na pumunta doon. Parang pagdating namin doon, talagang yung siyempre pagdating mo sa ibang bansa, wow, ang ganda-ganda talaga ng Miss France, no? Talagang unang labas mo ng bansa, talagang tuwan-tuwa. Tapos yung mismong opening ng festival, nakakatuwa kasi nakita mo iba't ibang dance company from different countries. Parang, ay, ang gaganda ng costume nila. Talagang mamamangha ka sa kanila. Pati yung mga musical instruments nila. Pag makikita mo, parang, ano naman ang laban ng ano naming mga Pilipino dito na kami ay parang 16. Yes. Parang sila ay full delegation. Parang medyo nagkaroon ka ng ganong konting insecurity. No? Parang, paano naman tayo lalaban dito sa mga nagagandahan ng mga costumes at very extravagant na costume ng mga kasama natin sa festival. Pero alam mo, nung nagsimula yung parada, ang sinayaw namin noon ay yung sayaw. Ang ginawa namin doon, yung Cordillera dance yung ginawa namin. Meron akong doon. Siyempre, nakabahaga ko. Yung mga babae, nakapat dance naman sila. Yeah, yung matataas. So, simula nung parada hanggang sa dulo, pinapalakpakan kami ng lahat ng nasa kalye. Para bang, sabi ko, wala pala akong dapat ika-insecure. I'm proud to be Filipino. Yeah. Sabi ko gano'n yan. Sayo-sayo hanggang sa dulo. Tapos yun, dun parang, yun yung isang nagbigay sa akin ng inspirasyon na ipagmalaki yung ating bayan, na yung kultura natin, hindi ka kailangan ma-insecure kasi talagang, yun pala yun, pagdating sa ibang bayan, ay talagang
tayo ay titingalain dahil sa mayamang kultura natin. So yun yung naging college. So after na nung college, talagang napamahal na sa akin yun. Bumabalik pa rin ako sa theater. Nagtayo kami ng mga parang, nung wala na kasi kami sa Lyceum, parang nagbuo kami ng mga, kami mga dating graduate ng grupo, nagpapalabas pa rin kami ng plays sa Pope Pius. Ito yung Without Seeing the Dawn kasi nga kailangan ng mga estudyante para sa kanilang material for school ginagawa namin play. Tapos yun, nagtrabaho ako na. Nagsimula na akong mag-work. Nagtrabaho sa, una sa Philippine Telephone Directory, nag-sales account. Sabi ko. Okay. Hindi yata ito yung gusto ko, magbenta ng mga sa, Kuya Fritz, anong course mo? Nung sa Mascom. Ako ay Mascom ang aking course. Mascom yung course. Okay, ang galing. So, yun, para bang nag-ano ako noon, sabi ko parang hindi ito yung, ito yung gusto kong trabaho. Oo. Tapos ang ginawa ko noon, lipat ako ng trabaho, hanap ako ng iba, hanggang sa naano ako na... Nainip ako, sabi ko, uwi muna ako sa probinsya namin, magbabakasyon muna. Oh. So nagbabakasyon ako dun sa probinsya namin. Tapos ito, may nasa Ilocos ako, wala akong magawa. Tapos meron akong narinig na ano na competition, parang search for Ginoong Ilocos Norte, cash prize 5,000. Sabi ko, baka pwede ako dito, wala naman akong ginagawa. At alam mo kung bakit ako sumali doon? Meron akong kwento, bakit ako sumali dyan? Kasi naalala ko nung high school ako, meron kaming singing contest, no? Sa, yes. Meron kaming singing contest na ginagawa sa, ano, ginagawa sa, parang quadrangle, no? Ako yung sinali ng aming school para doon sa singing contest. Hindi naman talaga ako ganun senior, that's all. So sali naman ako doon sa singing contest. Eh siguro nininervyos ako nung nininervyos ako ng sumali ako doon sa competition. Siyempre, oo. Siyempre pumiyak ako. Sabi ko, nothing's gonna change my love for you. Parang gumana na yata. Eh sa school, medyo kilala ako nung high school doon sa school namin eh. Pagkatapos ng competition na yun, yung mga estudyante, talaga mga classmate ko, niloloko ako, for you. Alam mo yung inaalas ka. Tapos sa klase namin, parang merong search for Mr. Intrams. Sabi ng teacher na, sino sasali natin sa Mr. Intrams? Sabi ko, meron sabi ng ano, sabi ng isang classmate ko, ma'am, si Ferdy po. Sabi ng teacher namin, harap naman tayo ng iba. Sabi kasi lahat iniikos mo na. Natalo ko, di ba? Pero ayun yung ano ko din, parang motivation ko. Sabi ko, hindi ako pinasali sa Mr. Intrams. Ha? Sabi ko, sasali nga ako dito sa Mr. Ilocos. Papatunayan ko na, dito ako mananalo. Parang alam mo yan, motivation mo lang na. Uh-oh. Kung hindi ako, siguro kung pinasali ako doon, nanalo kaya, eh dito nga ako sumali sa search na to. So sumali ako doon. Eh siyempre, taga Manila ako. Ang galing na ako ng France. Ang mga production number namin, I'm Igor Otlan. So medyo may edge ako ng konti sa mga, sa ating mga nakasama doon. So yun, wala na akong ginawa. Napasali ako doon, nanalo naman ako. Pinalo naman ako. Ako yung naging first Mr. Ilocos Norte noon na dahil lang wala akong magawa at kailangan ko ng cash prize. Sumali ako doon sa competition na yun. Grabe ka pala. O, di ba? Kumbaga, ano, mahilig akong sumali sa mga wedding kumita ng mga panahon na yun kasi hindi din naman sapat yung ano ng pamilya dati. So at least kung meron kang, wala ka pang trabaho, meron kang pagkakakitaan para makatulong. Madiscarte, ika nga. Ganun talaga yung gagawin mo. Tapos nung nasa ano ako, nasa Dingras ako noon yung bayan ko. So nakaano pa rin ako, naka-standby pa rin ako. Sabi ko, ano bang pwede kong gawin dito? Parang naiinip ako na kailangan kong may gawin. So kumausap ako ng isang teacher. Sabi ko, meron akong alam sa meron ako konting background sa theater. Pwede ako magbigay ng theater workshop sa mga estudyante nyo kung gusto nyo. So pumayag sila. Nagkundak ako ng acting workshop doon sa... Hindi naman ako professional kasi school-based lang. Pero meron pa rin konting alam. Oo naman. Na-acquire mo na rin. Natulungan ko silang magkaroon ng workshop. Pagkatapos, ginawa din namin yung dati kong ginawang play, yung silang nalugmok sa gabi. Uh-huh. Ginawa namin yung sa Dingras Church to Wins kasi nga yung story about war. Eh. Uh-huh. So yun, nung ginawa ko yung play na yun, syempre first time yun sa probinsya kasi yung probinsya namin sa Dingras ay tagong lugar. So bihirang makanood ng ganong klase ng production. So isa yun sa pinag-usapan doon sa bayan namin sa Dingras. Uh-huh. Pagkatapos, syempre, ano din kami doon eh, alahi kami ng mga politicians. So yung mga kamag-anak kong mga nagsiserve sa local government is narinig na, sino yung dito ang kamag-anak natin? Hindi naman ako usually nag-stay doon, si Ferdy. Sabi gano'n, pagtrabawin nga natin dito para gawin natin parang cultural officer yan. Parang siya yung mag-in-charge sa mga program. So parang from there,
kinuha ko ng aking lolo, si Wilfredo Parado, para sa, ako yung ginawa niyang executive assistant niya sa mayor's office. Tapos pag may mga event, ako yung pinag-handle niya. Ako yung pagka-fiesta, ako yung nagmamanage. Right, pati yung mga necrological service ng mga namatay na mga veterano, ako yung mga. So yung mga ginawa ko dati sa LGU, I stayed there for 1 year. Yes. Tapos nung nag-stay ako doon for ng 1 year, tapos parang medyo politics kasi yung pinagtatrabuhan ko eh. Ang mga kamag-anak ko, puro politicians. Parang ayokong masyado ma-involve sa politics, no? Parang sabi ko, balik na lang muna ako siguro sa Manila. So nung pagbalik ko sa Manila, nagpunta ako sa RPN9. Nag-production assistant ako sa RPN9. Sa Broadcast City pa yun, no? Dito sa my celebrities sports. Ang nakatrabaho ko dyan si Direk Citronio, yung mga, tsaka yung body and soul dati nila Eric Tiso, no? So nag-work ako as PA. Tapos para nung nag-work ako as PA nun, sabi ko, parang ito yung gusto kong work supposed to be. Kaya lang, di ba, alam mo naman ang trabaho sa production, yung magdamagan kayo, yung talagang medyo merong konting ibang kultura doon, no? Na kailangan mong mapag-aralan yung work doon sa production. Parang nagtagal naman ako for a while. Meron nga doon, natatawa ako direct kasi nga PA lang ako, 'di ba? Tapos parang merong isang pagkakataon na parang walang extra. Parang walang extra doon. Kailangan ng reporter. Sabi ng parang ano namin production na manager namin 'yun. O ito si Ferdy na lang muna gawin yung reporter. Eh di ba umaarte naman ako, hindi naman. Correct. So di ano naman ako. O sige, practice na. Di may mga linya yung mga tao, di ba? Practice ako. Ganyan. Tapos nakita nila akong ganun. Sabi ng mga kasama ko, pwede yung lahat ng linya namin, ikaw na lang yung gumawa. Tapos yun, nagkaroon ako ng isang extra dun sa isang play na yun. Sabi ko nga, siguro kung nagtagal-tagal ako dun, baka pumasok din akong artista nung panahon. Yes! Baka nga nag-showbiz ka na talaga diretso. Pero actually nun, medyo nahirapan ako kasi magdamagan yung taping. Oo, yung tapos time. Pag talent ka, pag pack up, wala kang kikitain. Sabi ko, parang mahirap naman yung trabaho dito sa production. Ayun na yung time na napasok na ako sa NCCA. At nung nakita ko yung NCCA, na mismo talaga ang mga katrabaho mo, yung mga artists, mga cultural workers, napamahal talaga sa akin yung agency. At ngayon nga, yung nagsiselebrate ako ng aking 30th year sa NCCA. Grabe! Tatlong dekada ka kong basa. Ang NCCA ay 35th year anniversary this year nung PCC Asia. At sa 30 taon na yun ay bahagi ako ng institusyon. At napakarami kong natutunan at saka talagang maraming mga nangyari sa buhay ko dyan sa NCCA. So yun. No, ayun ang aking medyo maikli pa ba mahabang kwento kung paano. Nakaka-excite ka eh. Actually, gusto ko ngang iduktong na what made you stay for 30 years in NCCA? Kasi kumbaga parang masarap din kasi iba-iba yung mga nakikita mo mga artists doon, nagpupunta, nakikipag-collaborate, di ba, mag-a-apply sila ng funding, ganyan. So, tinatryin yung asikasuhin, and then of course, may mga continuous workshops, trainings, pakikipag-usap sa community, and so ang dami, ang complex, no? What made you stay in NCCA for that long? Actually, nung una pa lang, kasi di ba sabi ko nga, mahal ko yung teatro. Kasi marami akong natutunan doon. Di ba kahit naman ikaw nasa theater, kayong talagang, pag nasa teatro ka talaga, yung relasyon ng grupo ay iba, yung pagmamahalan. No? Yes. At saka yung mga natutunan mo, kasi magiging propsman ka, magiging, lahat matututunan mo kung ano pagdadaanan mo doon sa production. Kaya nung unang pumasok ko sa NCCA, nakasama ko sila Tata Nanding, yung talagang minish ko na maging committee na i-handle ko yung committee on dramatic arts. Parang yun yung sabi ko, pag napunta ako dito matutuwa ako. Nag-start ako sa NCCA sa project development assistant. So nung pumasok ako sa NCCA na PA, parang ako yung parang clerk noon. Ang ano naman noon, kasi mahal ko yung trabaho eh, di ba? Gusto ko magpasikat eh, para bang pinakita ko talaga yung ano ko doon na masipag po ako, lahat kaya kong gawin. Para bang kahit na hindi ko trabaho, kahit na ito yung trabaho ko, pagkakailangan nila ng messenger na pupunta para bumili ng sige, tickets. Ako po. Sige, pagka merong ipapagawa yung boss ko na hindi niya alam kung sino gagawa, in-offer ko yung sarili ko. Ganun yung naging ano ko. At doon ako na kita na para bang masipag kong batang ito. Siguro sila noon, si Ma'am Emily Pionco at si Ma'am Carmen Padilla, kami ni Sykes. Yes, of course. So from PDA, sila yung nag-ano sa akin na mapromote na maging project development officer kasi nakita nilang mahal ko yung trabaho ko.
Tapos yun nga, nakasama ko na yung mga nasa Committee on Dramatic Arts, no? Ang mga passionate artists natin na talagang gusto talagang maibahagi ang kultura. No? Alam mo naman, pag naririnig mo yung mga usapan ng ating mga artists at saka cultural workers, at napakarami kong mga nakasamang artists at yes, cultural workers. Yes, dami na siguro. Ano, at siguro ang kaya siguro talaga ako nagtagal sa NCCA yung nasa puso kasi yung pagmamahal mo sa trabaho at yung mga kasama mo, ganun din. Mm-hmm. No? Na talagang magkaugnay talaga yung damdamin yun na yung sining at kultura ay talagang ibahagi sa ating mga kababayan. Saka yes. yung ating galing na ibahagi sa ating mga kababayan. At talagang, ang napakalaking swerte ko talaga sa NCCA kasi ako yung nag-a-attend dun sa mga meetings. So, imaginein mo, yung mga magagaling nating artist, pag naririnig mo sila, kahit naririnig mo lang sila paano sila magplano, paano sila mag-isip, siyempre natututo. Kasi imagine mo for 30 years, ang dami kong nakatrabaho. So kung lahat ng yung nakatrabaho ko, narinig ko kung paano sila mag-isip, andi dito sila lahat. Oo, oh, correct. Diba? Correct. So yun yung nagpaano sa akin na talagang, kaya siguro tamang-tama na napunta ako doon sa arts. Kaya mahal na mahal ko yung arts. Kasi nakita mo, nagsimula. Nag-music ako, nag-dance, nag-literary. Oo, umikot ka eh, no? Umikot ako, pati nasubukan ko lahat yun. Saka alam ko din yung kung ano yung nararamdaman ng mga artist ay nararamdaman ko. Kasi pinagdaanan ko din yun. Kaya naiintindihan ko yung mga hinaing at mga hangarin para sa sambayan. Makikita mo naman, di ba, kahit sa mga meetings natin, di ba? May mga parang ako yung nagiging nasa gitna ng artist at saka ng government. No? Naging advantage ko lang din kasi hindi lang ako ngayon nasa artist, nalaman ko din ang pagmamanage sa government service. Yes. Kumbaga, lalo na pinara din ako makatapos ng maral sa government management, mas naiintindihan ko na ano yung mga rules sa government na kailangan mong ipaintindi sa artist kung bakit kailangan gawin. At ito naman mga artists natin, cultural worker, kailangan may parating naman sa government kung bakit may mga bagay na hindi naman kailangan nakakapagawa. So ako yung nasa gitna. Kumbaga ako yung punching bag. Medjator. Ako yun. So kapag may maraming meeting, sa akin galit lahat kasi ako yung nagsasabi ng mga katotohanan. Kasi ganito po ang sasabihin ng COA. Gagano sila sa akin. Hindi, ako lang po nagsasabi niya. Pero sanay na ako doon. Yun naman yung trabaho natin. At then, at the end of the day, pag nakita nila yung mga kung ano yung mga sinasabi mo later on sa work, naiintindihan nila, mas na-appreciate na nila kami. Ganun lang naman. Kumbaga umiikot lang naman yung ating mga katrabaho eh. Yes, at saka kumbaga pakasabakas sa inyo yung pagkaka-instill ng values, no? Yung mga very good values na natutunan, of course, na-acquire mo in the years past na nasa elementarya ka, na may mga struggles and challenges, pero despite that, pinagpatuloy mo hanggang sa maka-earn ka ng college degree, hanggang sa itinaas pa, no? Nagkaroon ka pa ng graduate degree. And so, kumbaga parang learning never stops, ika nga, and with humility, of course, comes with greatness, no? At yun ang naipadama mo, no? Sa siguro sa 30 years of your existence in NCCA. Bagkus, ano pa, nagpapalit-palit pa ng mga set of, ano, di ba, officials, chairmen, chairpersons, kanya, mga chairwomen. So talagang ang dami mong dinaan ng iba't ibang klaseng styles of leadership, di ba? May hands-on, may very technical, may... So talagang lahat ng yan iniipon, no, sa kaisipan mo. And of course, nagpanatili ka, kumbaga napanatili ka pa rin sa posisyon mo, buti hindi ka naghangad na parang gusto ko ng mas mataas na or something. Buti hindi ka ganun type of person at naging humble ika nga sa profession mo. And then, meron ka bang mga memorable na mga karanasan, no, na nakatrabaho mo na talagang napakalaking tao pero pagkausap mo parang ano lang talaga, normal lang yung, di ba marami kasing pumupunta sa NCCA na malalaking tao, national artists, merong mga, di ba, mga celebrities na talagang ang lalaki, no, na talagang meron kayong pagkakataon na nakapagtrabaho ng medyo malaki, ganon, and marami kang natutunan. Actually, yan talagang unang-una kong hindi makakalimutan sa NCCA. Of course, nabanggit ko na kanina, si Miss Emily Chong at si Ma'am Padilla, sila kasi yung nauna. Yes. Pero ang talagang isa sa nag-transform din sa akin sa NCCA ay yung leadership ni Dr. Jaime Laya.
at saka ni Sir Rio Almario nung siyang chairman, saka ang executive director si Sir Rio, si Ma'am Emily Tiongco na ang deputy executive director. Okay. Kasi nung panahon na yun, mga bago pa lang kami sa NCCA, ang trabaho lang namin talaga noon is we assist committees. No? Pag may meeting sila, yes, we order their food, we prepare the kits. When yes, they discuss, we just listen to the discussion. We don't contribute in the discussion. Parang ganun. So parang, right, ano lang kami, parang ang trabaho lang namin is assistant, mag-assist sa committee pa. So parang yun yung unang naging na-instill sa amin na yun yung trabaho namin. Right. Nung pumasok si Dr. Laya at si Rio Almario sa NCCA, chinallenge kami si Dr. Laya. Diba? Imagine mo nung elementary pa lang ako ang secretary ng Dex, no, 'di ba? Si Dex. Dr. Lion. Nung nagtatrabaho ako sa NCCA, katrabaho ko na siya. Nakikita ko lang siya sa current events digest, 'di ba? Imaginein mo 'yon. Tapos nung nakatrabaho ko namin siya, alam mo kami ng mga project development officers noon, pinatawag niya kami sa isang meeting kasi we will evaluate project proposals. So kami naman, yes, usually, ang ginagawa lang namin, we prepare the matrix we present. Kasi right, ang dami namin ginagawa nun eh, kasi kami yung nag-logistics lahat. So sometimes you don't have the time na to look into the details of the yes, project. Oh. So pinatawag niya kaming lahat dun sa meeting room, kami mga project officer. Pag tawag niya sa amin, tinatanong niya kami ng detalye ng bawat project, hindi kami ready. Para kami nagdi-defend ng cases doon. Sabi namin, hindi kasi ganito yung trabaho natin, masyado naman tayong binigla ni Dr. Laya. Parang ganun. So para bang na-challenge kami noon, sabi ko, hindi po pwede to, nakakaya naman itong trabaho natin na ito kapag ganito tayo. So para doon niya inano sa amin na as a government worker, government employee, you have to be part of the discussion at kailangan talagang maging kasama ka ng mga committee to work the project together. So ginawa niyo noon, nagkaroon siya ng re-engineering. No? Oh. Para bang pinago niya. Parang alam mo yun talaga, yung sa simula kung ano yung nakasanayan talaga natin, yes, ayaw mo ng change. Para bang, kasi komportable ka na dito eh. Tapos bigla kang bibigyan ng ganun. But eventually, you realize na pag sina-challenge ka, umaangat ka dun sa ibang level. Oh, yun yan. So pagkatapos ng ginawa niyan sa amin yung kasi challenge kami. So hindi na pwede yung papasok kami sa meeting nang hindi namin alam yung mga ipipresent namin sa kanya. So we study everything before na pumasok sa kanya. Talagang naging critical thinker kaming lahat ng mga project officers. No? Tapos nung time na yun din, si Dr. Lai talagang in-expose kami sa lahat ng maraming trainings. Tapos meron yung pinatenan niya ako ng first official international travel ko naman sa NCCA, yung ASEAN Committee on Culture Information meeting. Oh. Sabi niya, si Ferdy, patinan mo dun sa meeting na yun. Di ba excited ka? Di ba lalabas ka naman sa atin? Ka naman meeting, yun na, di ba? But at the same time, anong gagawin ko dun? Baka naman mapaya ko naman yung Pilipinas dito. Bakit naman ako binigyan ng ganitong challenge? Saan ginanap? Sa Yogyakarta, Indonesia. Grabe. So doon ginanap yun, di ba? At ang kasama ko, alam mo doon, ang president dati ng CCP, si Sir Nest Hardin. Oh, noong time na yon. So syempre, ako naman noon, syempre dahil nga nasanay na ako na hindi ako pwedeng pumunta sa isang laban na hindi ako handa. Oo. So bago ako pumunta doon, siguro sabi nito, kung kaya pumunta ka dyan, ako naman, syempre, binigyan ako ng ganong klase ng challenge. Pinag-aralan ko. Oh. Bago ako pumunta, ano yung responsibility yes, ko, ano yung magagawin ko. Ganun, ganun. And then, nung nakapunta ako doon, syempre, pagdating mo doon, ano ka, Amerikana ka na, nakanektay ka yes, na because you are a representative of the country. May nakalagay sa yung Philippines doon, di ba? Right. So, yun pala. It's the same. Parang NCCA din siya na international lang. So, ganun pala. So, na-expose na ako sa international community, collaborative work with other countries. Tapos yun na, nagkaroon ako ng maraming mga events na umaten kasama yung mga leaders. Talagang ibang mag-isip at saka yung mga ideas nun ni Dr. Laya at saka nila, seryo talagang in-expose nila kami doon sa, right, right, doon sa ano na yun. But of course, maraming mga ibang dumating pa ng mga leaders, baka may magtampo, hindi ko sila mabanggit. Oh. Pero ang isa din sa talagang naging close sa akin, syempre ang kilalang dating chairman din, si Professor Felipe De Leon Jr. Nung siya naman din yung naging chairman ng NCCA, marami rin kami mga nagawang project together. Right. Right. Of course, baka ang ating ano, Ma'am Cecil Guidotti Alvarez, nung executive right, director siya nun din sa NCCA, si Ma'am Cecil, nung una din may mga changes siya na inaano doon sa NCCA. But eventually, nagkaroon din kami ng collaborative work right, right, together. At syempre nga, ito si ang ating current chairman, si Sir Arsenio Nicolizaso na talagang nagbigay din sa atin ng pagkakataon na, na maging host ng Padayon. Actually, mostly nang nakatrabaho mga executive director at mga chairman ng NCCA. Kaya nga nang sabi mo, nagkaroon ng chance na may mga transitions but we work with them. Yes. We work with them na talagang
na gagawa pa rin yung mga trabaho na. But of course, yung mga nabanggit ko, sila talaga yung closely nagkaroon ako ng chance to work with kasi hindi naman ako under the office of the chairman. Uh-oh. So parang sila lang yung nagkaroon ako ng pagkakataon na directly talaga nakatrabaho, nakasama sa mga maraming events at marami ako nga natutunan sa kanila. At at the same time, yung hanggang ngayon, kung saan man sila nagiging leader, patuloy pa rin yung pag-uugnayan nila sa amin. Itong mga head. But of course, syempre, ang aking, sorry, baka makalimutan ko din ang naging ina ko sa PPMD, no? Si Mama Marichu Teliano. Teliano, correct. Si Marichu, no? Marami din akong natutunan sa kanya. At syempre, babanggitin ko din kasi yung mga dance programs ni Dr. Shirley Halili Cruz. Yes! Ang kanyang, marami akong natutunan din sa kanya on how to manage events, no? Yung ibang mga projects na nagawa ko, na ko-conceptualize ko, ay base din sa mga ginagawa niyang projects ng mga Sayaw Pinoy International Dance Day. Oh. At ang current DED namin, si Sir Bernard Corpus, isang kumpare na talaga namang very supportive sa akin. At lahat ng mga kasama ko sa NCCA, baka may makalimutan po akong mabanggit, huwag po kayong magtatangko. Pero sa totoo lang, marami akong natutunan sa inyong lahat at mahal na mahal ko kayo. Grabe. Sila mga Brenda Fajardo. Oo. Actually, ang dami-dami kong babanggitin ko lahat ng mga committee, naging mga committee heads ko. Of course, sa mga panahon nila, Tatang Nanding, Benga Bangon, nice. Ang mga unang dramatic arts members, no? Nako, ang dami nila kasi. Sila, ang dami ko nakatrabaho, sila Dr. Di Ungria, correct. Sa visual arts, sila Pandi Abiado, sila Egay Fernandez, sila Ma'am Brenda Fajardo nga. Sa, ang dami nila eh. Kung babagitin ko lahat, ang dami. Talaga. Ay, sa generation na yun, si Dr. Mike Rapatan. Di ba sila Dr. Mike Rapatan. Na, marami rin ang natutulad sa kila. Oo, oh, Sir diba, yung mga ano natin? Correct, di ba? Sila Sir Del Mundo. Kung baga tingnan mo na lang itong mga mabibigati ng mga tao na to. At seven arts yan. Nakakasama ko sila sa meeting, of course, yung mga national artists, nakakasama din natin sila. At yung iba't ibang mga government organizations. Napakarami, hindi ko, dapat gagawa ko ng napakaraming listahan, kaya alam baka yung ating dalawang oras na pasasalamat lang sa mga kasama ko sa cultural work. Napakarami po nilang lahat at talagang lahat sa inyo po nagpapasalamat ako kasi marami akong natutunan sa inyong lahat. At yun ang yaman na pwede kong may pagmalakan na nakuha ko sa NCCA. Amen. Nakaka-inspire, no? Kasi biro mo from a very simple kid, no? To, you know, to becoming who you are talaga, no? Na hindi mo naman siya sinasadya, di ba? Na mapunta ka dyan sa larangan. Tsaka simple nga lang talaga yung mga pangarap ko noon, eh. Sabi ko may mga pangarap ko talagang matutupad pag ilalagay mo sa isip mo. Kasi noon dati, na may pangarap ako na sana kapag hindi naman ako valedictorian, hindi ako salutatorian ng aking high school college, di ba? Pero sabi ko noon, sana dumating pa noon, naging guest speaker din ako ng school. So dahil sa NCCA, dahil nakatulong ako sa project ko ng high school, kinukuha na nagiging guest speaker na ako ng mga anniversaries doon. Tapos nung kasi meron akong ano, meron din akong objective na kung ano yung mga community ko na pinanggalingan ko, inililing ko yung NCCA. Nagkakaroon ako ng project. Tama naman. So, ginagawa ko siya hindi dahil para kilalanin nila ako, dahil gusto ko makapagtulungan, makipag-ugnay, right. Both with NCCA. At saka yung mga pangarap ko talaga direct yung, kasi naman kita naman natin, marami tayong mga cultural events, di ba? Yes. Isa naman, hindi rin napupuntahan ng iba. Tayong mga right. May pagkakataon, pag napapanood natin yung mga artist natin at saka yung kanilang mga world-class performance, nagiging proud tayo. Yes. Kaya talagang ang aking at adhikain palagi ay yung mga outreach programs na ito mga magagaling na artist natin ay magkaroon ng pagkakataon na mapanood ng ating mga kababayan lalo din sa mga areas na yes, tama. Ayan talaga yung mga advocacy na ginagawa ko sa NCCA. Kasi naman, kung mayroong pagkakataon dito sa Manila, makita ng iba. Doon sa mga iba, kasi iba pala yung makita nila, mayroon pala tayong magagaling na artist. Ganito pala tayo. Oo. Kahit paano makakapagpaangat ng ano yon ng isang Pilipino na mapagmamalaki yan na magagaling pala tayo mga Pilipino. At saka maganda, Kuya Fritz, diba talagang umiikot kayo sa buong Pilipinas, diba? Para talagang to reach out. At may time talaga na pupunta ng Davao, pupunta ng Cebu, pupunta ng Baguio, north to south, diba? Talagang very busy ang NCCA. Parabang maliit lang yung opisina, pero we tried kahit papano. Exactly. And talagang kasama kayo lagi, eh, no? Talagang in, out, and talagang grabe ang kailangan nyo. Kailangan din malakas din, no, ang health mo, no? Oo. Kasi siyempre hindi ka pwedeng sakit. May mga panahon na ano eh, kadarating mo pala magbiyahe ka na ulit kasi hindi na kayo pwedeng magbiyahe sa NCC. Yes, exactly. So, kumbaga, talagang kailangan din ng magandang pangangatawan, hindi lang basta of course nagampanan
magagampanan ninyo yung trabaho ninyo kapag ayos ang inyong health. And siguro dahil papunta na tayo sa medyo future, no, yung dahil nga continuously nagse-celebrate ka ng ika-30th anniversary mo sa National Commission on Culture and Arts, meron ka pa bang ibang mga naiisip pa na pwede mong gamiting medium sa iyong advokasya, ganyan? Kasi feeling ko medyo akma din sa iyo ang digital media, ha, napansin ko. So may iba ka pang gustong gawin? Actually, parang napakarami ko nang nagawa sa NCCA at isa nga itong padayo, nakakatuwa na nagawa namin. Yes. Nakakailang episodes na yung padayon? Parang dami 100 na. Plus episodes na yata kami. At lahat po ano ito ay available po ito sa YouTube. Pwede nyo pa rin makawalas balikan. Itatype nyo lang NCCA padayon, pwede nyo balikan lahat. Yun, mga viewers and listeners, no, NCCA padayon, itype nyo lang yan sa YouTube, nalabas na yung mga episodes. Tapos ako pa rin, ganun pa lang din naman talagang advocacy ko palagi sa NCCA. Meron kasi akong project na nagsimula nung yung project namin with the Subcommission on the Arts. Isa itong proyekto na nasimulan ko at na-conceptualize ko together with the SEA. Ito yung Amping Sini, yung Yakap sa Sining, na nagbibigay kami ng mga art workshop free sa architecture. Parang nagtuturo kami ng landscape architecture at saka upcycling. Sa cinema, yung ang tinuturo namin parang short filmmaking, making use of the cellphone. For drama, basic acting at saka theater production. Sa dance, mga dance production at saka dance choreography. Sa literary, nagtuturo kami ng mga short story writing, literary poetry, short story. Sa music, meron kami mga oral clinic at saka sa visual arts, yung mga mural making. Actually, itong seven arts na ito, ito yung idea ko na yung mga lugar na talagang hindi na bibigyan ng chance na makapagbayad ng workshop sa mga municipalities na malalayo, far-flung areas, dinadala namin yung 3D activity together with the resource persons in partnership with the local government units. Nagkakaroon kami ng simultaneous workshop sa loob ng tatlong araw. Nahiwa-hiwalay yun, gumagawa ng iba't ibang creation yung seven arts. Pagkatapos nun, meron kaming culminating activity after the workshop. Gusto ko ipagpatuloy ito kasi nakapunta kami yata sa mga ilang sites na. At lahat ng mga napupuntahan namin, lalo na yung mga hindi pa nakakapag attend ng mga ganung klase ng workshop, ay talagang nagpapasalamat, no, sa NCCA. Of course, kasi palagi ang focus ko arts at saka yung sa community. Pero syempre, ngayon na ako din ay OIC ng Project Management Division, na-involve na rin kasi ako sa iba't ibang programs ng cultural communities and traditional arts para naman sa pangangalaga sa ating mga katutubo, sa heritage naman, sa ating mga cultural heritage, at saka sa pagpapalaganap naman at pagpapahatid ng mga cultural and arts programs sa cultural dissemination. So baka kung dati mas nakapokus lang ako sa arts, kailangan talaga para bang involving the 19 committees, mas makaisip ako ng mas maraming programs na pwedeng makatulong para sa sambayanan. Kasi parang mas ano ko ngayon nasa sa NCCA, parang mas nasa ano ko ng mga pag-conceptualize ng project at mas malaman kung ano yung mga pwedeng makatulong sa ating mga kababayan. Lalo na, di ba, yung mga value formations. Yes, right. Tuloy pa rin yung pag-conceptualize ng mga magagandang project. At saka syempre, kailangan naman namin tanggapin, although merong grants program ngayon yung NCCA, gusto ko na rin hingin yung pagkakataon nito para imbitahan ng ating mga kasama na bisitahin ang NCCA website na www.ncca.gov.ph dahil naka-upload na po doon ang mga call for proposals para sa 2023. No? Kung ano yung mga requirements, at meron din doon mga call for proposals for research na pwede nyo ma-avail sa NCCA. So tayo ay naglilingkod sa gobyerno at syempre, usually, di ba, meron mga government rules and regulations. No? So syempre, ang mas malayunin ko pa sa NCCA is kung paano magiging mas maayos yung programa ng NCCA kahit na kami ay nasa isang government office para mas marami kaming makapanalig para sa pagyabong ng mayamang kultura at sining ng ating bayan. Personally kasi talaga ngayon parang hindi ko na iniisip kung ano yung sa sarili ko na gusto ko pang gawin. Kasi parang feeling ko yung mga pangarap ko na malibot. Ang pangarap ko na malibot ko muna yung buong Pilipinas bago malibot yung buong mundo. Yes. Dahil sa NCCA, nagawa ko yun. At nagkaroon ako ng pagkakataon. At kumbaga para bang sobra-sobra na yung ibinigay sa akin ng NCCA para sa aking sarili. Sa pagkakataon na ito talaga, kung meron man akong gustong gawin at pangarap pa, hindi na para sa akin
kung ano yung mga natutunan ko at ano yung mga naging kapanalig ko ay magsama-sama kami para mas maraming Pilipino ang mas makakita kung gaano ba ipagmamalaki ang ating mga bayan at maging inspirasyon ng mga artists and cultural workers na kahit sila, katulad ko, ay isang simpleng bata, ay maaaring nagkaroon ng pagkakataon na makatulong para mas may pagmalaki ang ating bayan. So ganoon lang naman ang simple ang pangarap ko. Eh. Para bang kita mo naman, hindi naman ako ganoon na abilidad lang ang hawak ko at saka yung puso talaga. Yes. Kumbaga hindi naman sa ating mga kababayan, lalo na sa mga communities, maganda naman na meron ka talagang galing at talino, pero hindi lang naman yun ang kailangan. Yes. Basta masikap ka, mapursigi ka, makamit ang iyong mga pangarap. At siyempre, ang unang-una ko pa rin ginagawa talaga ay talagang ako ay mahilig manalangin dahil marami talaga akong mga nakukuhang signs na dinidinig ng Panginoon ng ating mga dasal. So una yan talaga, kung meron man akong i-advocate, lalo na ngayon panahon ng pandemic, ang isa sa nagpalakas sa akin yung prayers at saka yung ating mga pamilya at mga kaibigan. At siyempre, yung puso natin na hindi natin isipin yung ating sarili kung ating mga kapwa. Bilang pangarap ko eh, ganun lang kasi. Correct. Of course, napakasimple pakinggan, ano? Pero talagang medyo proseso ito, no? Kumbaga parang experiential process na talagang before you get that, you know, very, very simple dream, you need to really undergo certain complexities. And pag na-overcome nyo yun, ang sarap sa pakiramdam marahil, ano, Kuya Ferds, kasi talagang bakas sa mukha mo ang kasiyahan ng pagiging bahagi sa NCCA at ang yung mga activities na ginagawa mo probably sa pang-araw-araw ay talagang nagre-reflect yung positive outlook in life. And siguro yung pagpapatuloy ng NCCA dahil ikaw ay nagpapatuloy pa rin, hindi ka pa naman matagal ka pa magre-retire, ano? So, kumbaga, tuloy-tuloy ka pa rin na nasa NCCA na ito ay matatagpuan saan? Para din sa kaalaman ng iba nating mga younger generation, yung mga nakakapanood nito, saan ba namin makikita ka ng personal, no? Or kung hindi man, saan ang opisina ng National Commission on Culture and Arts? Ang opisina po namin ng National Commission for Culture and the Arts ay matatagpuan sa Intramuros, no? Sa 633 General Luna, Intramuros, Manila. Kami po ay nasa tabi ng Red Cross at saka ng likod ng San Agustin Church. Pero meron akong ibabalita sa inyo. Oh. Dahil kami po, ang Project Management Division, sa hinaharap baka by June or July, kung gusto niyo pong makita ang Metropolitan Theater, ang bagong renovate na Metropolitan Theater, kami po ay lilipat na ang aming ang ilan sa opisina ng NCCA, specifically ng aming division, sa Metropolitan Theater. So doon na po ako mag-uopisina. So ayun, madali akong mahanap at kung gusto niyo akong makita, hindi lang ako inyong makikita, masisilayan niyo rin ang bagong restore ng Metropolitan. Yes, of course. So, po, hopefully by July nandoon na po kami. So pwede niyo kaming pag gusto niyo mabisita yung Metropolitan Theater, bisitahin niyo po ako doon kasi papasok kayo sa Met bago kayo makapasok sa akin. Yes, ako exciting. And if you have queries po, we'll be very happy to we'll be very happy to accommodate you. Talagang ang layunin naman talaga namin ay makatulong at palaging bukas ang aming pintuan sa ating mga clients, artists, cultural workers, general public, yung mga partners natin na civil service organization, local government units, even individual artists na talagang tayo po ay magkatulungan at mag-ugnayan. Ay, ang nakaka-excite yung Metropolitan Theater dito yan sa may Lotto, no? Bago open na siya at nagsimula nang nagkakaroon ng mga events doon. So sana in the future ma-invite ka namin sa aming mga events. So pag binisit niyo po yung mga current episode ng Padayon, marami kaming episode na ginawa sa Met. Na doon nag-shoot, kumbaga. Oo, eventually, meron akong interview episode then with Direct CJ Andaluz. Yes, si Direct. Ang inyong director. Oo, yes, ang director ng Padayon. No? And ako, looking forward din, of course, with Annie Luis, no? And of course, kay Rene. And Rene. Sinabi ko na kay Rene. Nabanggit ko na gusto ko ma-interview ni Direct CJ. I-message ko na kaagad si partner Rene Napenas at si partner Annie Luis nyo. Na para at least, di ba, makita natin yung other side din nila, no? Na sila'y hardworking officers po ng ating ahensya ng NCCA. At the same time, they're still promoting arts, no, in their very simplest ways, pero ang lakas po ng impact niya, no, sa ating generation na napakadami sa panahon ngayon. And with that, ako, maraming salamat, and hihingi lang tayo siguro ng maikling piece of
advice or wisdom sa ating mga future generations of artists, educators, cultural workers, no, na gustong maging bahagi din in the future ng kung saan nandoon ka, Kuya Ferds? Ayun, so sa ating mga kapanalig sa sining at kultura, sana po ay patuloy kayong makipag-ugnayan sa amin sa NCCA. Ang advice ko lang po sa inyo, kailangan talaga namin ng mga kapanalig sa sining at kultura. Kasi napakaliit lang po ng ating mundo at iilan lang ang ating mga masigasig na artist at saka cultural workers na talagang nagiging partner ng NCCA sa ating mga programs. Kaya sana po ay makipag-ugnayan kayo sa amin, lalo na sa akin, at kung paano tayo makakapagtulungan, no, para sa collaborative projects natin for the development promotion of Philippine culture and arts. So for sa ating mga kabataan, narinig naman niyo yung kwento ng aking buhay. No? Simple lang naman ang naging pangarap natin, pero basta taos sa puso yung gusto mong gawin at saka mahal mo yung ginagawa mo. Kasi nakita niyo naman, 'di ba, sa paghanap ng trabaho ko, kung saan-saan ako napadpad. Yes. Pero nung natagpuan ko yung trabaho na malapit sa puso ko, talagang feeling ko kasi hindi ako nagtatrabaho eh. Kumbaga, masaya ako sa ginagawa ko. Parang ito yung talagang blessing ko sa buhay. Napunta ako sa isang institusyon na masaya yung ginagawa mo, na parang pakiramdam mo hindi ka nagtatrabaho pero tumutulong ka para sa bayan. At alam naman ang ating mga artists at cultural workers. Of course, may mga panahon na hindi nagiging madali. May mga dumarating na pagsubok, no? Lahat naman yan, kahit saan ka magpunta, may mga darating na mga challenges na kailangan mo mag-isip pa paano susolusyonan ang isang bagay. But at the end of the day, mahalaga lang naman yung maayos na pakikipag-usap, maayos na pakikipag-ugnayan. Kasi kung minsan, meron tayong mga bagay na madali nating nasasabi kasi hindi natin alam kung anong pinanggagalingan ng isa. Pero yes, kapag napunta ka doon sa sitwasyon niya, maiintindihan mo kung bakit yun. So basta, mas maging bukas lang ang ating isipan. At ako talagang sa dami ng mga meeting na dinaluhan ko, ilan na yung mga nagkakaroon ako sa pagkukulang na parang hindi naiintindihan yung gusto mong iparating. Pero minsan, mahalaga din ang makinig kaysa magsalita. No? So dahil mas marami rin tayong mga matutunan dyan. At yun nga, palagi lang maging kung anong gagawin natin, yung buka lang sa puso natin, at talagang pagmamahal sa kapwa at sa bayan. At simple lang ang buhay, no? May kilala lang ang buhay, kaya piliin natin maging palaging masaya. Yes. At kung may mga pagkakataon na may dumarating na pagsubok at may mga hindi pagkakaunawaan, mas maganda ang pag-uusap para mas magkaroon tayo ng peace of mind, peace of heart, dahil mas maganda ang buhay pag wala pong sigalot at mas masaya tayong lahat. Okay. At syempre, marami pang pwedeng gawin para sa ating bayan. So sa ating simpleng paraan bilang isang mamamayan, tingnan natin kung paano tayo makakatulong para sa ating bayan. Ganun lang. Salamat. Salamat, Direk. Joey, napakasaya ng ating usapan. And of course, syempre yung TikTok niya. Huwag niyo po panoorin niyo. Actually, kasi makikita niyo naman siya pag dinayak niyo yung kanyang pangalan, maglalabasa na po. Maglalabasa. Pero yung mga TikTok ko naman po ay mga talagang exercise routine ko lang po talaga. Ang cute nga eh. So cute. Sana magawa natin sa NCC. Ang style ko po dyan sa TikTok ko para sa ating mga, ang advice ko sa mga gusto maging healthy, pag merong bagong sayaw sa TikTok, i-type yung title sa YouTube, tapos pag lumabas, so meron yung series na nakakompile na iba't iba yung sumayaw. Yes. So habang pinapractice mo, na-exercise ka. Correct. Tapos kapag ginagawa ko yun, usually 5 days, sayaw-sayaw lang. Tapos pag na-perfect mo na, tsaka mo kunan yung sarili mo para yun tignan nga mo kung ano yung mo. Ayun yung style na ginagawa ko para hindi ko siya kinukuha, naman nakuha ko agad, tsaka hindi naman ako professional dancer. Actually, motivation ko siya to exercise. To exercise. Ending lang na, ito na yung result ng exercise. Ang galing! Nakatuwa. Sige, choices and preferences. Mabilisang pagpili dito sa dalawang salitang to. Tribute kay Tito Boyabunda. Okay, hello or goodbye? Hello. Morning or evening? Morning. Sunrise or sunset? Sunrise. Dry or wet? Wet. Long or short? Siyempre, long. Dapat long life tayo dyan. All right. Adobo or sinigang? Sinigang. Fried or steamed? Fried. Nagpapanggap na steam fried. Sweet or salty? Sweet. Soy sauce or vinegar sauce? Vinegar. Chicken or pork? Chicken. Nakakatuwa to, ah. Cafe or resto? Cafe.
Townhouse or condo? Townhouse. Theater or film? Theater pa rin siguro kasi doon ako talaga sa theater. Pero siguro gusto ko na rin maging film kasi baka yun yung next level na kailangan ko nung pasukin. Mali mo ha. Island life or city life? Island life. Oh, ang sarap eh, no? Tumatanda on, na eh, no? Island correct. Life. On or off? On. On. Ah, okay. Gising or tulog? Gising. Hmm. Formal or casual? Casual. Black or white? Black. Rainy or sunny? Sunny. Mas maganda pa rin sunny. Mas marami magagawa. Yeah. With groups or alone? With groups. Okay, with groups. Ay, dyan natatapos ang ating episode. Salamat. Napakaganda na nga ng ending natin. Hindi lang ako napag-isip sa mga... Parang nakikita ko ano yung personality ko ngayon. Oo nga. Ayan. Kasi syempre, napakinggan nyo. So this has been CONVO, Confessions and Volitions with yours truly, Joey Ting. At nakasama po natin for today's special episode si Mr. Ferdinand Isleta. Yay! Salamat. Padayon. Bye! Bye, everyone. Padayon.